Gawin ito ngayong full moon, October 20. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon ituturo ko sa inyo paano tayo maging masagana ang ating pamumuhay. Ngayon, ang ating gagawin is gawin natin ito ngayong full moon, October 20, na ilagay lamang natin sa ating pintuan or sa ating mga bintana. So, ilagay lamang natin sa ating mga bintana or di kaya'y pintuan. Dito ay sobrang napakasimple lamang at hindi ka na maghanap pa ng maraming gagamitin upang maging masagana ang ating pamumuhay. Dito ay sobrang magiging maswerte at mabilis ang pasok ng blessings sa inyo kapag ginawa mo ito na buong taon ay hindi kayo mauubusan, lalong-lalo na ngayon na papasok na or papatapos na ang ating 2021. Kailangan na natin laging masagana ang ating pamumuhay sa pagpasok ng 2022. Huwag nating hayaan na tapos pa rin tayo sa pagpasok ng 2022. Ay dapat ay maganda ang pasok ng 2022 sa atin, na marami tayong pera, marami tayong mga hinanda, or di kaya marami tayong mga blessings na dumating, para naman ay buong taon ay laging masagana ang ating pamumuhay at hindi tayo nahihirapan o hindi tayo nauubusan. Dahil kapag maganda ang pasok ng taon mo, maganda ang buong taon mo na marami kang blessings ang darating sa inyo. So, dito ay ang kailangan lamang natin dito na materialis sa paggawa ng pampaswerte na ito is kailangan natin ng bulak. So, sa bulak ay magaan, kaya naman ay magaan ang pasok ng blessing sa atin, magaan ang swerte, magaan ang pera na dadaloy sa atin upang hindi tayo mahirapan kahit na wala tayong trabaho, wala tayong yung tipong wala tayong ano sa buhay natin ngayon dahil sa sobrang gipit. Ngunit kapag gumawa kayo ng pampaswerte gamit ang bulak, kasaganahan, magaan ang pagpasok ng pera. Kailangan din natin syempre ng isang butil ng bawang lamang at kailangan din natin dito ng asin. So, kailangan din natin ng pulang tela na pangbalot or di kaya pang ano lamang, kahit yung pouch na pula, pwede na yung gamitin. Ang importante, may paglalagyan lang nito. Di baling yung damit mo na hindi mo na sinusuot, na hindi mo na ginagamit, pulawas na pula, gupitin mo lamang yon at yon ang ipambalot mo dito. So, sa paggawa natin dito ay sobrang napakasimple lamang. Ang gagawin mo is, dapat po ay gumawa ka ng tahimik, gumawa ka kahit na makita ito ang inyong ginawa ng mga kasamahan mo sa bahay, basta importante ay member lamang ng inyong pamilya, hindi ibang tao, dahil ang paggawa ng mga pampaswerte, hindi ito sinasabi, hindi ito pinagsasabi ng ibang tao, para dahil ang tao kasi may kanya-kanyang paniniwala. So, kung ipagsasabi mo ito sa ibang tao, tapos yung taong pinagsabihan mo ay hindi naniniwala sa mga ganitong pamahiin, ay makukontra yung ginagawa mo. Imbis na tumalab, ay hindi na ito tumalab dahil nga nakontra na ito. So, dapat ay tahimik ka lamang na gumagawa ng inyong mga pampaswerte dahil yan mo makikita kung gaano ka-epektibo ang ating mga pampaswerte. Lalong-lalo na kapag positive kang tao, hindi ka negative. Dahil dati ako talaga ay sobrang napaka-negatibo kong tao. Simula nung pinasok ko ang mga pampaswerte, simula nung gumagawa ako ng pampaswerte, diyan ko nakikita na nagbago yung buhay ko. So,
marami nang pumapasok sa akin na hindi ko inaasahan, na bigla na lamang dumarating. Basta't may tiwala ka at huwag na huwag mong laging isipin ang iyong mga ginagawang pampaswerte. Halimbawa ay gumawa ka ngayon tapos kinabukasan ay umaasa ka na dumating or mayroong darating sa inyo. Huwag na huwag nyo talaga yung gawin kapag gumawa kayo ng pampaswerte. Huwag na huwag ninyong gagawin na kinabukasan ay may matanggap kayo kaagad. Hindi po yan mangyayari. Paunti-unti po yan na hindi mo inaasahan. Dahil sa paggawa mo ng pampaswerte is, kung naniniwala ka, kinabukasan ay para mabuhayan ka ng loob. Para mabuhayan ka at bigla kang nagiging positive. Tapos kung may mga negative na maririnig mo, parang ang ano mo na is, nasasabi mo na sa sarili mo na, bakit kayo nag-iisip na negative? Kailangan positive para mabilis ang pasok ng swerte sa atin. Ganun po dapat ang mga gumagawa ng pampaswerte. Hindi po napapasukan ng mga negative ang isipan. Kung meron man nagsasabi ng negative sa inyo, i-ignore nyo yan dahil wala kayong makukuha kapag negative kayong tao, madadown lang kayo. Pero kung positive kang tao, sinasabayan mo ng mga pampaswerte, mababago ang buhay mo. So, ang pagganap nito ng aking ituturo sa inyo ngayon ay sa bulak, ilagay mo lamang itong isang butil ng bawang, pero dapat yung bawang mo yung matigas, fresh po dapat, hindi yung matigas na wala ng katas, dapat matigas na makatas. Yun po ang ating kailangan para masagana ang ating pamumuhay. So, isang butil ng bawang, wag mo na itong balatan at ilagay mo dito sa bulak. So, ilagay mo dito sa bulak at lagyan mo ng kaunting asin. Ngayon, kapag nailagyan mo na ito ng kaunting asin, ay ibalot mo lamang ito sa bulak. And kunin mo kaagad yung inyong pulang tela. Kunin mo yung pulang tela mo at ibalot mo din. Halimbawa, ito yung pulang tela. So, ilagay mo lamang siya at ibalot mo lamang ito ang inyong ginawa. And think positive. I-visualize ninyo kung ano yung gusto ninyo sa buhay. Hilingin ninyo dito ang inyong kasaganahan, pagbabago na inyong pamumuhay, mabibili ang lahat ng gusto ng inyong mga anak, mabibili mo ang lahat ng gusto mo. Ang importante, maganda ang intention mo. Kapag humiling kayo ng mga pampaswerte, dapat po ay galing sa inyong puso at naniniwala kayo at maganda yung intention ninyo kung meron ng darating sa inyo na blessings, hindi yung iba yung nasa isip natin, para naman ay ibigay ito sa atin ng universe, dahil nakikinig lamang ang universe sa atin, nakadipindi kung ano ang nasa puso natin, nakatipindi kung ano ang pakay natin. So, yun po dapat. So, gawin ito kahit sa araw ng Tuesday or Friday, or gawin ito ngayong full moon. Mas maganda ngayong full moon itong gagawin. October 20 ngayong buwan na ito. Full moon po. At maging masagana inyong pamumuhay, ilagay mo lamang ito sa inyong mga may bintana o di kaya ilagay sa likod ng inyong pintuan para mabilis ang pagpasok or sinasalubong ang inyong blessings na papasok sa inyo. So, ayun, kung may mga katanungan kayo, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.